my God! My God! Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Yes, yes, yes. Today is my birthday, kaya naman very special ang ating episode ngayon. Ang ating 17th episode. And because this is a very special episode, very special din ang ating mga kasama. Kaya naman, my subscribers, my friends, without further ado, I would like to present to you my buddy, my friend, my kakambal, ang lagi kong kasakasama. Hello. Let us put our hands together as we welcome Sir B. Oh my goodness. Good day, friend. Thank you very much, thank friend. You here. Mahal yan, ha? At may pakik pa si Sir B. Maraming salamat. Tikman ko kaya to. Sarap siya. Okay, dito muna siya. Hello, Sir B. Kumusta ka? Tanda ko nung the last time na tayo magkasama, di ba, walkout queen ako. Pero this time, definitely, hindi ako mag-walkout. Dahil, ako ang may pabor sa'yo. Inimbitahan kita ngayon because may task tayong gagawin. We're going to play a game. Ang pamagat nito ay Truth versus lie. Magbibigay ako ng isang concept and then we have four choices. Sasabihin mo, alin doon sa mga options na yon ang lie or alin doon ang truth. Ready ka na ba? Of course, Sir A. Sabi nga ni Mr. Bog Sabanto during the Mr. T-Governance 2018, I am more than ready. Ready na si Sir B. Okay. So, ready na si Sir A? Ready na si Sir B? We are both ready. Let us play the game now. By the way, susulat mo doon sa Xiaomi board ang sagot mo, then ipa-plus mo para malaman natin kung tama o hindi ang sagot mo. And then, i-justify ko kung bakit tama or kung bakit mali ang iyong sagot. For my first question, listen very well, Sir B. Life hack on my birth. A. I was born in the hospital or sa hospital ako pinanganak na aking mother. Second, or letter B, I was a premature baby. C, I came fifth among 8 siblings. D, delivered in a complete breech position. What is your answer? It's A, Sir A. Your answer is A, I was born in the hospital. Definitely, your answer is wrong. Kasi sa bahay ako pinanganak at ang nagpanganak sa nagpanak sa akin ay hindi nurse, hindi midwife, kundi isang hilot. So sa bahay lang ako pinanganak. And yung letter D, delivered in a complete breech position, o sa Tagalog, isa akong siwi. Diba normally, ang mga bata dapat ay ulo muna ang una. Pero ako ay botox ang lumabas na una. Okay? So, kaya ako'y siwi. And according doon sa ating matatanda, kapag siwi daw, marunong mag-alis ng tinik ng isda. Kaya, pag may natitinik ng isda sa mga bangus, tulingan, ginaganon ko lang natatanggal. I just think natatanggal na. Okay? Teka, sir, excuse me. Di ba suwi yun, hindi siwi? Ang alam ko suwi yun. Di ba? Ah, talaga, suwi ba yon? Sorry, kala ko siwi. So, it is suwi, not suwi. Pero parang sawi. Pero hindi ako sawi. Suwi ako. Okay, suwi yon, hindi siwi. For our second question. Truth on my name, Avelino. Ano ba ang nasa likod na kwento sa pangalang Avelino? A, my mother's choice. B, my father's choice. C, based from a Greek god. And letter D, derived from kalendaryong Tagalog. Your answer, Sir B.
It's D. Okay, your answer is letter V. Correct. Sir, may tanong lang ako. If you will be given another life, would you still choose to be Avelino? Avelino pa rin ba ang gusto mong pangalan? What do you think? Definitely, yes, because ito yung pangalan ibinigay sa akin ng aking magulang. And if you'll be given another chance to live, it would be Avelino again. Kasi sa Avelino, this is my trademark, this is my identity, this is me, diba? So, walang pangalan pa rin, Avelino pa rin. Pero kung bibigyan sana uli ng pangatlong pagkakataon, hindi na sana Avelino, Avelina naman, pwede ba? Paano mo mabago, diba? Okay. For my third question, truth on my gender issue. A, manifested in my adolescence. Doon lang siya lumabas ng aking nung ako'y teenager. Letter B, manifested in my 20s. Letter C, I was in denial. Ibig sabihin, lito pa ako. Ako ba'y lalaki? Ako ba'y babae? Ako ba'y bakla? Ako ba'y tomboy? O letter D, biological or since birth? O what is your answer, Sir B? It's letter C. You are in denial, Sir A. Okay, so according to you, in denial? Oh my God, hindi ha. Simula sa Paul ay since hello, birth, ako'y isa ng sireno. Kasi bahay pa ako, mahilig na ako sa mga laruang pambabae. Diba sa mga vlogs ko dati, ang paborito kong laruan ay mga manika, mga bahay-bahayan. Never ako naglaro ng baril-barilan. Never ako in denial, hindi ako paminta. Simula sa Paul, ako'y isang sirena. Okay. Number 4. Lie on my formative years in school. Or ano ba yung mga experiences ko nung ako'y nasa elementary? Okay, letter A. Wearing a uniform. Or ibig sabihin, ako daw ay pumapasok na laging naka-uniforme. Letter B. Never experienced to use bag. Letter C. Never experienced to use raincoat. Or letter D, never experienced to take a ride. Alin doon ang tama correct sa palagay mo, Sir B? It's A. So your answer wow, is? Thank you very much. Letter tama A, sagot ko, it's A. Wearing a uniform? Yes, it's a lie. Kasi never akong nakatikim ng uniforme when I was in elementary. Would you believe na pumapasok akong nakatapak? Naglalakad akong nakachinelas. Never din akong nakaranas na magkaroon ng bag. Ang bag namin noon ay yung mga saiket. Alam mo yung saiket? Parang yung butas-butas na plastic. Tapos inalagay namin doon ang bag, ang aming gamit. Never akong nakagamit ng raincoat or umbrella. Alam mo kung anong gamit namin? Yung dahon ng saging or di kay dahon ng gabi. Yes, totoo yon. And di ba yung mga magulang natin before nag-aabonus sa palayan? Yung kasi yung isa ko din sa loob may plastic. Ang ginagawa namin raincoat yung plastic. Yun yung binubutas ng parents namin then sinusot sa aming ulo. Okay? So, statement number 5 or concept number 5. Lie on my comfort zone. Ano ba ang comfort zone ni Sir A? Tingnan natin kung masasagot mo Sir B. A. Is it mauling? B. Gardening. C. Interior designing. Or letter D, watching movies. Your answer is D. Letter D, watching movies. Okay, and your answer is correct. Pero tanong ko lang Sir A, that even once, hindi mo naranasan mo ng movie? Kahit minsan? Yes, may trivia lang ako. Would you believe na once nanood kami ng sini sa MOA, di ba yung IMAX? Di ba yung IMAX parang kasama ka sa eksena? Parang Batman series. Would you believe na siguro mga 20 minutes pa lamang lumabas na ako? Hindi ko kaya. Parang, alam mo, inis na inis ako, inip na inip ako, parang takot na takot ako. So, anong nangyari sa kasama ko, wag na yung tunong kung sino, lumabas na rin. Oh my God, hindi ako palad ng sini. Kaya lang kami lumas because of that movie. Umuwi kami, wireless yung niwala sa akin. Talaga? Okay. Thank you. Now, let's have question number
6. Okay. Lie on my TV interests. Alin dito yung hindi ko pinapanood? A, pageantry. Yung mga Miss Universe, Miss World, Miss International. Letter B, something about sports. Letter C, investigative. Yung mga crime scenes, yung mga soko, or yung documentary. Yung about person, about events, about places. So, alin kaya doon ang hindi ko paboritong panoorin, Sir B? My answer is B, correct. Okay. Your answer it's is correct. Letter, di ba? B, sports. And wow, that is correct. Galing ko, nakachamba. Hindi ako mahilig manood ng any show about sports. Kaya yung mga SEA Games, yung mga Olympics. Gusto ko siya yung mga opening program. So, gusto ko talaga yung pageantry. Okay? At may trivia ako, every time nanonood ako ng Miss Universe, kapag top 60 na, tumatakbo ako sa CR. Kasi ayaw kong makita or ayaw kong malaman na wala doon ang Philippines. And kapag top 3 na, talagang nagtatakbo ako ng tainga or nagtatakbo ako ng kumot kapag ako nasa kama. Kasi natatakot ako. Ganun ako kaka-hook or ganun ako ka-obsessed sa beauty pageants. Okay? This is the question, Sir B. Truth on my unforgettable birthday blasts. A, during my first birthday. B, during my 7th birthday. C, during my 18th birthday. Di ba pag babae 18? Pag lalaki 21. Ang katulad ko? 19. So during my 19th birthday. Or letter D, during my 50th birthday. Sir B, what is your answer? So your answer is C. And my answer is C. Letter C. During my 18th birthday. Sad to say, wrong. Because actually, the most significant and unforgettable birthday blast for me ay nung 50th ko. Because ito yung surprise birthday celebration. So talaga hindi ko yun malilimutan. For making my 50th birthday very enjoyable, very unforgettable, and very significant for me. Ah, talaga? Oh my God, thank you very much. Thank you. Oh my God, Flam, magkano ba to? Maraming salamat. Okay, thank you. Okay, sila po yung mga school heads. Please stay. Stay po kayo. Sila po ang mga school heads ng Balayan East West. So, maraming salamat po. So, history repeats itself. Kasi nga po, ng 50th birthday, sila ay kasama ko ngayon. Kasama ko Lizzie lang. Okay, after 3 years. Thank you guys for coming. Maraming salamat. O Sir B, question number 8. Ready? Lie on phobia or fear. Pag sinabi natin phobia, ito yung anxiety disorder. A, acrophobia or fear of heights. B, astrophobia or fear of thunder and lightning. Letter C, hemophobia, fear of blood. Dugo! Dugo! Ganun ba ako? Letter D, autophobia, fear of being alone. Oh, what is the correct answer? Alin doon ang lie sa apat na statements? Saan ako hindi takot? Correct? Okay, ang answer mo ay autophobia, fear of being alone. Definitely and absolutely, you are correct. Galing ko. Tama ang sagot ko. Okay, thank you. Hindi ako natatakot mag-isa. Because for me, being alone is not lonely. Diba? So, yon, tama ka. Sir B, question number 9. Truth on friendship goals. Bibigyan mo kita ng background bago ibigay yung mga statements. Kasi nung mga teachers pa kami, apat kami magkakasama. Sir Homer, si Ma'am Nadine, ako, si Sir Jimmy. Ang tawag sa amin noon ay blank. Diba? So,
kami lagi magkakasama. Para kami, apat ang aming ina, pero isang aming mga puso. Hindi kami naghihiwa-hiwalay. Every Friday, maroon kaming getaway. Kumakain kami sa Tagaytay, lumulubwas kami. Tapos kapag may mga okasyon, kami nagpapalit ng regalo. So ano kaya ang tawag sa amin, sa aming apat, Sir B? A. Magic 4. B. Friends Forever. C. Four Musketeers. And letter D, F4. And C. So your answer is letter C, Four Musketeers. Sorry, but the correct answer is letter D, because that time ay usong-uso or very trending, and very talagang sila yung nasa limelight, yung Metro Garden. Di ba yung F4 ang uso doon, ang bida doon? Kaya ang tawag sa amin ay F4. At ako yung babae doon. Ano bang pangalan ng babae doon? Si Sanchay, ako yun. Hindi si Miss Nadine, kundi ako yun. So Miss Nadine, Sir Homer, Sir Jimmy, I love you. Sana magkasama-sama ulit tayo. At syempre, nagpaabot ng kanyang regalo ang aking kaibigan, ang isa sa mga F4. Pero ito ay kumakatawan sa kanilang tatlo. Okay? So maraming salamat. Ito yung imahin ko ngayon at sa hinaharap. So ito ang magiging hitsura ko pagdating ko ng 60 years old bago ko mag-retire, di ba? So maraming salamat. I miss you guys. Sana magkasama-sama ulit tayo. Love you. Ang ganda naman. Sana all. Pwede bang ano? Pwede bang mahawakan? Ganda oh. Para talagang si Sir A to. Promise. Of course, question number 10. Ito masaya to. Truth on love light. Truth on my love light. Ibibigay kay figures. Ibig sabihin, halimbawa, 3. Ibig sabihin, 3 beses akong na-in love. Kung 4, 4 na beses. Tingnan ko kung mahulaan mo kung gaano ba kadalas ako na-in love mula noon hanggang ngayon. A. 3 times. B. 4 times. C. 5 times. D. 6 times. Pag 6 times, parang pokpok na ako ng sobrang dami. My God. So, alam nyo nang tama. Your answer is letter? It's C. C? Ako 5 times. 5. Wrong. The answer talaga, is... Ay, ilan? B. Ah, talaga? 4 lang? Sa ganda mong yan? Kala ko nga, 100. Talaga? Hindi ako paniwala. Isa-isahin ko. First time akong na-in love when I was 14. Wow! He used to be my classmate. Sabay kami pumapa. Para siyang ano, para siyang BL-BL ngayon. Na lagi kami magkasama. Yung boys love. Boys love. Lagi kami magkasama. 14 yon. Kanya lang masakit doon. Nung malaman niya na itinuturing ko siya, hindi pala niya alam. Natawala agad kami. Okay. Pero very nice siya sa akin. Para siyang puppy love. Ganon. And then naulit siya kasi nung ako ay high teacher, hindi naman ako hindi ako kiri, hindi ako rumarampa because sobra akong ano sa pag-aaral because pinangalagaan ko yung aking scholarship. So bahay school. So hindi ako na-involve kanino man. Nung ako'y teacher na-involve ako. Padalwa na to. Doon siya sa aming area. At ang ma-okay dito ay legal kami. Ibig kong sabihin, nakakapunta ako sa bahay niya, siya nakakapunta sa amin. Tapos yung friends niya, yung relatives niya, yung mga siblings niya, okay kami. Pero nag-abroad siya, so naiwan naman akong luhaan. Alam mo, sumunod ako doon. Ay, ano siya, construction work, ano ako magbubuhat doon ng mga bakal. So naiwan ako sa Pilipinas, nagturo na lang ako. Noong third, hindi ko siya pinagpalit agad. Noong third, schoolhead na ako. Kasi napadistino ako sa isang lugar sa Lemery, hindi ko sasabihin kung saan. Minakilala ako, very nice sa akin, mas bata sa younger than me. And then, katulad ng second, very close ako sa pamilya. Would you believe na nakakatulog ako sa bahay nila? And very ano kami, very very okay kami ng family niya. Okay? Pero again, nag-abroad ulit siya.
Actually, hanggang ngayon siya nasa Amerika pa. Pero in all fairness, yung mga loan, di ba noon ang mga loan na ibinibigay, hindi naman yung kinikis-kis, yung mga card. Siguro kung ano, kung iipunin, kung gano'n yung kataas, inibigay ko sa kanya. In all fairness naman, nabawi naman yun kasi every now and then naman ay may mga regalo siyang ibinibigay all the way from US, o di ba? Pag may investment, kapag may puhunan, may madudukot ka. Okay. And then, so tatlo na yun ha, tatlo na. Tapos naging ninong din ako ng kanyang anak. Yung pang-apat, so principal yun ano, nung pang-apat, principal pa rin ako. Na-meet ko siya nung aking, siguro mga early 40s ko, na nagdire-diretso siya. Hindi ko, basta dire-diretso siya. Hindi, sa sunod-sunod kong vlog, ibibigay ko ang detalye. Pero ngayon, I just want to make it very private. Charot! Ang ganda! Okay. Gandahan! Okay. Tunay kaya ang mga sinasabi ko. Parang naman hindi tunay. Parang hindi nila alam, ako lang may alam. Hindi, tunay yun. Alam nila yun. So, kung pag napanood nila, makaka-relate sila. Alam nila yung sinasabi ko sila yun. Number 11. Ito naman, kung tayo tumawa, dito naman malulo. Gusto ko ba ako yung maiyak dito? Truth on the lowest point of my life. Yung ito yung apat na malulungkot na bahagi ng buhay ko. Sir B. A. Death of my mother on May 11, 1989. Second, or letter B, Taal Volcano Eruption on January 12, 2020. Basta, ano naman? Nalulungkot ka na doon? Because, nasira ang bahay namin na up to now, di ba yung akin sinunod itong vlog, nakita nyo kung paano naging devastated ang aming bahay. Letter C, vehicular accident on January 22, 2006, na ako'y maaksidente na 2 months ako sa orthopedic na hanggang ngayon kami bakal pa to. Kaya hindi na ako pwedeng mag-majorette. Yan yung haba ng aking pekla. Pero wala na aking pag-asa maging majorette. Kasi dati may sideline ako. Every sideline side, nag-majorette ako. Nawala na. All, yes. And letter D, death of my sister on October 31, 2014. So, alin sa palagay mo yung pinakamalungkot? Definitely lahat yung malulungkot. Pero alin doon ang pinakamalungkot? Okay? And your answer is letter A. Is it A? Okay, letter A. Yes. Siguro wala nang lulungkot yung mawala ang mother mo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko parang hindi pa na umaka-move on. Kasi every time na you are not feeling well, di ba lagi natin unang tinatawag inay? Kapag kayo may sakit inay. Okay? So napakasakit hanggang ngayon. Kasi minsan, di ba, in the past, na-interview na kita, sinabi mo talagang, sobra ka nasaktan sa pagkamatay ng mother mo. Kaya sure ako sa sagot ko. At sigurado kong ito ang lowest point of your life, ang pagkamatay ng mother mo, di ba? Okay, number 12. Truth on my longest term assignment. O saan ba ako na-assign na school na pinakamahaba? Letter A, Masalisi Elementary School. For the record, ang Masalisi po ang aking first station as school head. TIC po ako dito. And then, Mahayahay Elementary School. Very significant siya because during my term, ang Mahayahay naging show window of Batangas. And then, letter C, Lemery Pilot Elementary. Alam naman ninyo kung anong nangyari sa akin sa Lemery Pilot, di ba? History can testify actually. And letter D, Buhay na Sapa Elementary School. Ito naman yung pinakamalayong assignment ko sa San Juan. So, saan kayang school ako nagtagal ng sobra sa apat na nabanggit? Sir B, your answer is it's Lemery Pilot, letter C. Tama ba ako? Correct. Ay, because in Masalise, I stayed there for only a year. Sa Mahayahay, 3 years. Sa Buhay na Sapa, 8 months. And sa Lemery Pilot, record-breaking actually, 8 years. 8 solid years. Kaya nakabuo ako doon ng isang pamilya. Ang tingin na namin doon, ang aming relasyon ay isang malaki at buong pamilya. Okay? Okay, question number 13, Sir D. Truth on my most significant award na tanggap. Kahit pa paano naman ay because of our service, because of our commitment,
ay nakilala naman yun at tumanggap naman tayo ng iba't ibang awards. Number one is Gawad Sulu. Ang Gawad Sulu ay sponsored by PESPA. Ito yung Search for Most Outstanding Principal of the Philippines. And then Gawad Kaagapay, ito naman yung lokal na pagkilala sa isang tagapagtaguyod ng mga programa ng Bayan ng Balayan. And letter C, Gawad Patnugot, ito naman ay isang uri ng pagkilala na ibinibigay ng director ng Region 4 ay Calabarzon. And of course, Gawad Balisong, ito naman sa buong Batangas. So, Sir B, ano para sa iyo? So, the same, Gawad Balisong. So, sad to say, lahat naman sa lima halaga in all fairness. Pero, para sa akin, ang mali, significant ay Gawad Kaagapay. Alam niyo kung bakit? Kasi itong award na ito ay hindi ako ang nag-entry ng sarili ko. Kasi one of the requirements dapat dito ay somebody or a group of people would recommend you as a candidate for the search. So hindi ko alam ito, nalaman ko na lamang nung i-award na yung plaque. So very significant and very unforgettable ng award nito para sa akin. Okay Sir B, let's continue. This is the final question. Just listen. My ultimate birthday wish. Magsasabi ako, Sir B, ng apat na posibleng maging wish ko. Pipili ka, alin kaya doon yung pinaka-ultimate among the wishes na sasabihin ko? A. Drive my own car. B. Vacation abroad. C. Renovation of my house. Or letter D. Health of my father. Okay, may I see your answer? It's C. And your answer is letter C. Renovation of my house. Sad to say, that is incorrect. Because actually, if there is one wish na gusto kong matupad ngayon, ay yun ay yung health of my father. Because lately, naging very sickly siya. And nararamdaman ko lang ngayon na hindi pa ako ready na mawala yung father ko sa akin. Because he is my strength. And alam ko naman na nasa twilight moment na siya. Anytime, pwede siyang kuhanin ni Lord, pero definitely, takot ako because hindi ko pa kaya. I still have so many plans for him, although alam ko naman na, kasi nung mamatay ang mother ko, sinabi ko na, the fact na hindi ko natulungan yung mother ko, wala akong ibigay sa kanyang luxury sa buhay, pinangako kong ibibigay ko lahat sa father ko. Pero alam ko naman na, for the longest time, naging priority ko ang father ko, kaya wala akong pagsisik. Pero alam ko, may kulang pa na hindi ko nabibigay. For example, gusto ko sana ay may pagwa yung bahay para makabalik kami ng father ko doon. Magkasama kami na doon kami titira. Kasi alam ko na kaya siya naging very sickly lately. Yun ang gusto niyong mangyari. Kaya pipilitin kong maibalik yon. Okay? And siguro nga kung may wish ako sa taas yung hindi na yung health ko, hindi na yung luxury na pwedeng ibigay sa buhay, kundi yung masustain man lamang yung health ng father ko, and I guess that would be the best gift, the best blessing na pwede kong matanggap ngayon. Wala naman akong luha. Ba't mo ba ako binigyan ito? Drama, okay? At syempre, Sir A, para matupad ng wish mo about the health of your father, sindihan natin ang kandila and then make a wish. Okay, maraming salamat, Sir B, for this yan cake. Magkano ba to? Babayaran ko. Okay, so For the health of my father, happy birthday to me. Okay. Thank you very much. Pamaya kakain na natin to. By the way, Sir B, excuse me. Hello. Napansin ko lang para pala tayong kambal, para yung ating damit. Saan mo binili yan? Gaya-gaya ka talaga kahit kailan. Siguro nagkaroon ka ng idea na ganito ang suot ko, kaya ginaya mo ako, no? Sandali, parang sira. Ano ba yan? Ukay-ukay. Ukay-ukay siguro yan. Ba't sira? My God. Kanahiya. Diyos ko, ang dami grabe ka naman. Sira, ang dami. Di ba naman ang dami ko napapansin mo? Hindi ko naman ito sinasadya, ha? Nagmamadali ka sa kanya kasi tawag ko ng tawag sa telepono. Magagawa ko. Sana hindi mo na sinabi. Naalaman tuloy ng audience. Nakakahiya. Okay, never mind. Okay lang yan. Would you like to have coffee? Kasi tapos na naman tayo. Sige na nga. Dahil inimbiyar naman ako. Bigyan mo ako ng mainit na kape. Gusto ko yung mainit na kape para mawala ang inis ko. Bilisan! Masarap ang coffee dito, promise. Asa nga pala, by the way, tayo ay nasa Balayan Bay Walk. Ito ay magandang lugar. Ito yung dinarayo ng mga turista. So,
Salamat sa ating LGU Balayan for allowing us to shoot this video. So thank you very much. Thank you. My God! My God! My God! My God! Ano ba yun? Sir, sorry po! My God! Pasensya po, sir! Oh my God! Sir, be sorry, sorry. It was unintentional. Sorry. Ano sir, ba? Ba ano naman, ba to? Careful kayo. Ano ba to? Sir, panoohin natin tapos ganun ang ginawa nyo. Ano ba grabe kayo? Grabe naman, sir. Sorry, eh. Nas, please, sorry. Kung ikay gumagante sa ginangyari sa akin before, sana naman hindi ganito. Today is your birthday. I exerted all my effort para batiin ka. Bumili ako ng cake. Oh my God. Huwag ka naman magalit. Grabe ka naman. Hindi ko to in-expect, sir, eh. Promise. Humingi naman ako sa'yo ng sorry before. Sa nangyari sa'yo, pero grabe naman. My God. Huwag kang gumanti sa akin. Kung ako'y nag-walkout before, huwag kang naman gumanti. Nakakaya. Ang dami na nangyari sa akin, ha? Pero hindi ko ito malilimutan. Ano ba? Hindi ka ba marunong tumanggap ng sorry? Sorry na nga, sinasabi ko sa'yo. Sa ginawa mong ito, sorry. Tapos na ang ating pagkakaibigan. Di mag-walkout ka. Okay, thank you. Thank you na lamang. Thank you. 1 hour later. Sa nga pala, naiwan ko ang cellphone ko. Atake na ang cake na to. Unang-una, alam mo ba, hanggang ngayon, utang ko to. Utang ko to. So, akin lang to. Pagbibili ko sa bahay. Okay.